Hey guys, good morning. It's me again, Honey. At panibagong vlog natin ngayon, guys. Ang panibagong vlog natin ngayon, guys, is pag-uusapan natin kung magkano na nga ba yung gastos ko sa aking pangarap na bahay at saan nga ba aabot yung 100,000. Okay, 100,000 mo. 100,000 na nga, Mikey. So, bago yan, kung baguhan ka sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and bell notification na rin, guys, para ma-update ka every time na may bago akong video. So, nakikita nyo guys, andito na naman ako sa kusina ngayon kasi nag-prepare ako ng, naghahanda ako ng lunch namin ni Alaga kasi nagsusum class siya sa labas. Matatapos siya 12:55 at pagka 2, may dalawang session na naman siya ng kanyang piano class. So, today, magluluto muna ako. Ito yung sa akin kasi na-miss kong kumain ng sayote na lalagyan ng sardinas. Yan, igigisa ko lang siya ng sardinas. Sanay kasi tayo sa mga pagkaing pang mahirap. Yan siya. Tapos, ito naman yung sa alaga ko. Yan siya. Fishball, beef, at saka yung noodles niyan dito sa loob. Lalagyan din natin siya ng gulay mamaya, pero hindi ko pa siya na-prepare. Yan yung i-prepare kong lunch para sa aking alaga. Kasi yan yung paborito niya. Every lunch. At yan yung ating ulam. Kasi na-miss ko yung ulam ng ano. Ang mahirap. Kasi mahirap lang tayo. Ito yung bahay ko bago ako pumunta ng abroad. Nasa highway siya, guys. Kaso, super liit ng space niya. Hindi ko na siya pwedeng palakihan. At ang ginawa ko, pumunta kami sa baba. Doon kami nagpabahay. Yan. So, hindi naman siya kalayuan sa highway yung pinabahayan ko. Pero, mas maganda siya kasi medyo malaki yung ano, space. Tapos, medyo malamig kasi maraming puno. Yan siya guys, yung bahay ko. So, yun guys, sinimulan ko tong bahay ko. Sinimulan kong paggawa yung pangarap kong bahay last 2018. Dapat, matapos siya ngayong 2020. Kung nakauwi ako nung March. Pero hindi ako nakauwi nung March kasi laging cancel yung flight ko. Tapos sabi ng amo ko, sa December na lang daw ako uuwi. Pero ganun pa rin guys, kaya hanggang 2021 siguro hindi ako makakauwi. Tapos yun, kung anong will ni Lord pag-uwi ko saka ko siya mapatapos. So magkano na nga ba yung abot ng aking pinagawang bahay? Magkano na yung nagastos ko? Actually guys, umabot na siya ng 100,000. Hindi ko kasi alam na malaki pala yung 20x18 na bahay. Malaki siya. Tapos sabi nung labor namin, yung panday namin is, gagastos ako ng nasa 500. Hindi ko alam talaga. So ang iniisip ko, sana ko kukuha ng 500,000. Pero guys, kung may pangarap ka at kaya mo yung abutin, kung porsigido ka talaga magagawa at maabot yung pangarap mo. So, hindi ko na iniisip yung presyo, ang iniisip yung magagastos ko. Ang iniisip ko guys is yung kung paano ko siya mapatapos. Iniisip ko na matatapos talaga siya kasi nga yun yung dahilan kung bakit ako nagpunta sa ibang bansa para magkaroon ako ng sarili kong bahay na dugot pawis ang puhunan ko. So kahit mahirap, basta may pangarap, maaabot mo yun. Yun guys, ang nagiging inspirasyon ko habang tumatagal ako dito sa abroad. Kasi iniisip ko talaga na magkaroon ako ng bahay, mapag-aral ko ng maayos yung mga anak ko. Hindi na sayang yung paglayo ko sa kanila kasi may nakikita na ako. Kasi yun yung nagpapalakas sa atin, lalo na sa mga OFW guys. Makikita mo lang lahat yung mga pinaghirapan mo, na may napuntahan, hindi man natin alam kung hanggang kailan. Basta, at least nakikita natin na naghirap tayo para sa ating mga pangarap. Hindi siguro sa lugar kung saan ka nakatira, depende yung presyo ng mga materyales. Ang sa akin kasi medyo mura ata yan siya, pero hindi maganda yung pagkahawak ng pera, kaya naging ganon. Hindi maganda yung pagka-decide, hindi maganda yung pagka-ano. So, ang ginawa ko nung nagpabahay ako habang nandito ako guys, is gusto ko sana ilista lahat ng mga nagastos ko, gusto ko sana ilista lahat ng mga nabiling materyales, yung nabayad ng labor, yun yung gusto ko sana para pagdating ng araw, alam ko kung magkano yung nagastos ko. Pero, yun yung naging dahilan kaya kami nagka-conflict ng asawa ko, kaya kami nagka-conflict, kaya kami nagka-problema. So, ang ginawa ko na lang, in-stop ko na muna siya, sabi ko, mas mabuti na yung nandun ako,
Tapos, mas mabuti na yung nandun ako sa Pilipinas na magpagawa ng bahay para hindi ako magtanong at hindi rin ako magtaka. Kasi guys, mas yun, para hindi ako magtanong at hindi rin ako magtaka, di ba? Mas magiging yung ikaw yung ano, para alam mo din kung gaano kahirap magpagawa ng bahay bilang isang ikaw. So yun guys, yan lang yung narating ng ating 100,000. Tapos at i-update ko kayo kung sakaling ipapatapos ko na siya, i-update ko kayo kung magkano na talaga yung naging gastos ko hanggang sa matapos siya. Kasi ganito yung pangarap kong bahay guys. Yan yung pangarap ko. Yan yung disenyo. Pero pag yan yung disenyo, aabot talaga siya ng 1 million. Yun yung sabi ng label. Pag yan yung disenyo niya. 1 million. Pero guys, di ko alam kung makakamit ko yun. Kaya, thank you so much for watching. Basta yung pangarap ko lang talaga na magkabahay ako. Kung maging ganyan man o hindi, okay lang sa akin yun. As long as alam ko sa sarili ko na pinaghirapan ko siya. Alam ko sa sarili ko na hindi talaga ako tumigil hanggat hindi ko siya naabot. At thank you Lord dahil sa lakas na binigay niya sa akin at sa pag-comfort niya sa akin habang nandito ako sa ibang bansa. Kaya thank you so much for watching. Hope you like this video and sana ma-inspire kayo guys na kung may pangarap dapat abutin sa sipag at tiyaga. Kaya thank you so much for watching. Love you all.